kanyang pulso. Baka meron siya rekomendasyon. So, sino ang dapat na maihirang bilang bagong kalihim ng DepEd? Chong, good morning, Chong! Uy, musta, Chong? Musta? Musta kayo dyan? Teka lang, ha? Bago yung pulso, ha? May pakisuyo dito, eh. Oo, no? Subukan ko rong mag-oras. Baka mapalitan ko kayong lahat dito pag akong nag-oras na yan, ha? ang oras nga po, 10 minuto. Bago mag-alas 10 ng umaga. Uh-huh. Yung oras ay hatid daw ng Twins Lampain. Yan daw yung diaper ng bayan. Mula yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. Okay, good morning po kay Ma'am Eileen. Okay, eto na. O sige. Wala pa nga rin tayong DepEd Secretary. Hindi ba't iyan nga ang usap-usapan itong nakaraan? Pero napanood nyo ba yung video nitong si Pangulong Marcos? Mm-hmm. Mm-hmm. Ang sabi niya, it's harder than I thought. Parang relasyon, hindi ba? Ano, I thought? I thought. Paano ba yung banggitin? It's harder than I thought. We have to absolutely get it right. So I'm giving myself more time. Yan nga ang sabi ng ating Pangulo. Nang ma-corner ng media nitong nakaraan. Na-corner? Tama lang naman na pag-isipang maigi ng Pangulo kung sinong pipiliin para maging bagong DepEd Secretary. Kasi hindi naman biro yung bigat ng responsibilidad at laki ng pondo ng ahensyang yan. Napakalaki. Ay, napakalaki talaga. Hindi nga nakasaad sa ating konstitusyon na ang edukasyon na ay dapat bigyan ng pinakamataas na prioridad sa budget. Kaya naman, mahigit 900 billion pesos ang budget allocation sa DepEd ngayong 2024. Yan nga daw ay nakalaan para sa universal access quality to tertiary education program. Mega nun? Nakalaan sa mga libro at sa feeding programs. Di ba't may kasabihan nga po tayo na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya go lang! Go ka lang dyan, Mr. President. Take your time. Huwag lang masyadong matagal, ha? And make sure, hindi yung parang sa agriculture sector. Baka naman mamaya, sarili mong i-appoint mo dyan. Diba dati, siyang umupo nun sa, sa DA? Pero teka lang, yung sa pahayag na yun ng Pangulo, balikan ko lang, ha? Sabi niya, we have to absolutely get it right. Ay, teka, parang inaamin ng Pangulong Marcos na nagkamali ba sila sa pagtalaga kay BP Sara? ako'y nagtatanong lang naman. Kaliwat ka na naman itong mga umuugong na pangalan na papalit kay BP Sara. Pero ang panawagan ng Teachers Dignity Coalition, ang gusto nilang DepEd Secretary, hindi politiko. Sabi pa nila, ang gusto nilang DepEd Secretary, yung galing sa education sector. Yung may pusong guro at naging guro. Sa mga nagdaan daw at sa kasalukuyang DepEd officials, ay maraming po pwedeng pagpilian. Yun ang sabi ng mga teacher. Ay oo naman, maraming deserving. Ay, ganun. Pero ang tanong, maiposisyon kaya yung deserving? Yan ang tanong. Ang mga nasa sektor nga ng edukasyon, naghayag na sila na mga gusto nilang maging DepEd Secretary. Kung ako naman ang masusunod, ito naman yung ayaw ko sa susunod na pinuno ng sektor ng edukasyon. Sila, yun ang gusto nila. Ito naman ang ayaw ko. Ito na may opinyon ko lang. Depende na lang kung makikinig ang gobyerno sa akin. Ang hindi ko gustong maging DepEd Secretary, itong mga pulpolitiko. Ay, tigilan nyo na yan. Huwag na kayong maglagay dyan ng senador. Yung senador, nagpa-interview pa, parang gusto niya talagang maitalaga siya doon. Huwag nyo nang gawing ano yan, tigilan nyo. Tama na mga politiko dyan. Tigilan ng senador, congressman, yung mga politikong gagamitin lang naman ng DepEd sa papalapit na midterm elections. Awat na tayo sa mga trapo, ha? Bato-bato sa langit ang tamaan ay trapo. Ano po? We don't need another politician in the education department. Oh, alam niyo na. Ang focus dapat ng next DepEd Secretary, education at hindi upcoming elections. Kailangan natin, Chong, yung focus sa DepEd
at hindi sa pangangampanya at kung paano siya mapapanatili sa pwesto. Bakit nga ba? Kasi pare-pareho na lang naman mukha ang nakikita natin at pangalan ng mga naririnig natin ay ipapalit dyan. Eh kaya napag-iiwanan tayo ng ibang mga karatig bansa, Chong eh. Wala kasing pagbabagong nagaganap. Sila-sila lang lagi. Ikutan lang kayo ng Silya dyan. Doon tayo pumili sa bagong mukha. Di ba bagong Pilipinas? So, hindi bagong mukha at bagong pangalan ang piliin nyo. Yung handang magpakitang gilas at makaisip ng mga solusyon para matugunan ang lumalalang education crisis sa bansa. Mama. Ayaw mo ng bago, bago rito, naman. Ha? Bago rito, okay. Ayaw, ayaw mo. Ko. Ayaw ko ng ganun. Ano hayaw mo? Hayo ko. Alam mo, maraming dismayado dun sa ano, balibalita, yung PISA score, kung saan lumalabas nga yung mga estudyanteng Pilipino. Lowest performance sa creative thinking, di ba? Eh, hindi makikakaila sa mga datos yung patuloy na pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Kaya naman, Mr. President, PBBM, isipin mo ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino sa pagpili mo ng susunod na education secretary. Excellent. Uy, nagkamali ka na noon. Huwag mo nang ulitin ngayon, ha? No, huwag kang lumihis. Okay, peace out. Bye-bye. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.